kalaman po, malalaki ng tichay. Ayan. Diba? Winter ngayon. Malamig dito ngayon sa Japan. Pero buhay yung tanim natin. Hindi yung mga kamatis na iba. Buhay siya. Kaso nabali ng malakas na hangin. Ito pa yung una nating tanim. Kung napanood niyo yung ibang vlog. Ayan, natuyo na. Dahil sa aircon naman yun. Pero marami pa rin siyang bunga. Pinutol ko lang yung ano nito. Yung pinaka mother na puno niya ito. Yung trim ko lang. Ayun, namunga ulit. Ayun, maraming bulak. Ito. Yan, ito yung tinanim nating pechay. Bali, pag-harvest ko nitong pechay na ito, yung ginagawa ko, yung pinakadulo lang, katulad nito, binuwasan ko sa dulo. Kasi, dapat pala medyo sagad. Kasi, hindi makatubo itong sumunod na suloy, katulad nito. Mahirapan sila. Kaya ayusin natin ang putol mamaya ito. Kasi babawasan ulit natin ng dahon. Naka ilang ano na rin ako. Kailang harvest na rin dito. Pero ngayon babawasan natin kasi nga kaya kumapal na naman yung gilid niya. Yan o. Yan ngayon, babawasan na natin ng dahon. Kasi yung una natin yan, pinakanlupa natin is compost. Kaya mataba. Para yung mga susunod na maliliit na dahon, sila naman yung lumaki. Kasi dito, puno na yung gilid. Hindi ko na nabawasan kasi matagal ko na hindi nabawasan. Kaya, yun, medyo payat yung ano, sobrang dami ng dahon. Kasi yung pag-harvest ko, hindi ko siya kinukuha lahat. Kumbaga, eh, ano lang, yung dahon niya lang para patuloy yung pag-supply niya. Kasi kung bunutin mo lahat, wala na. Pero kung isa-isa lang, bawasan mo lang yung malalaking dahon. Yun, mapapakinabangan mo siya na matagal. And importante nun, linisin mo rin yung gilid niya. Pag nakuha mo na yung malalaking puno, ay yung malalaking dahon. Tulad nito sa isang puno, nakakuha tayo ng ito, apat na dahon. Kung mapapansin naman natin siya, marami pa rin suloy. Ito yung pinagkunan natin na isa. Ayan o, marami na kagad na nakasunod. Diba, mataba pa siya eh. Ngayon nakuha natin dito sa kanya ito.